Third vlog, well, gusto ko lang i-share yung isa sa mga magandang attitude na natutunan ko mula sa aming PWD president. Kasi ang dami kong nakikitang posts, hindi lang doon sa page namin, pati doon sa, hindi lang sa page namin, sa Disability Forum PH, ang dami kong nakikita ang comment na medyo, you know, parang iba yung tingin ko gawa ng nakilala ko yung aming PWD president na si Kuya Efren Jimenez Saquitan. Well, alam naman, dito sa Molino to, alam natin na kapatid siya o kuya niya si Cap Mike Saquitan. Okay din. Saquitan yung apelido niya. May connection siya sa ating barangay captain o barangay chairman. Kuya nga. Pero hindi ko siya nakakitaan ng you know, yung ganun. Na, ano nga yun eh. Cool nga lang yun. Cool nga lang yun. Pero, yung kanyang pagsasalita is hindi ka ma-offend. May laman, pero it would make you come to your senses. Ako isang beses lang ako napagalitan yan. Na sa pwesto niya. Kasi hindi ko agad na bigyan ng PWD form, kukuha ng ID. Doon yun lang ako nasabihan. Kasi medyo nung mga first 6 months ko, parang wow, parang hindi pa ako ano na ako yung vice eh. But sinabi do, yun yung mga natutunan ko kay Kuya. Kung nasisermonan din naman ako, kagaya nung mga nagpo-post ako sa group chat namin, kapag merong ano, lagi niya ako sinasabihan, oy, baka fake news yan, mabuti pang wag mo na ulitin ha, yung mga ganun. Hindi naman siya yung gaya nung iba na you know, hindi na dapat sabihin, sinasabi. Para lang talaga iding. Basta sa ang sinabi niya sa akin, baka fake news yan, huwag mo na ulitin kasi wala namang wala namang nakakarating dito sa amin nun. So, yun. So, kasi, di ba yung sinabi ko na kanina, yung vlog ko kanina, actually, karugtong to nung unang vlog ko na apolitical. Kasi itong taong to, ito yung example ng apolitical. Dahil kung gusto nitong makipagsiksikan, dahil kapatid niya siya ni Kapitan, pwede. Kung tutusin niya, ano eh, sa kuhanan ng social amelioration program, inunay niya kami. Okay, inunay niya kaming mga members niya, bago yung sarili niya, hindi na nga niya inintindi yung SAP eh. Huli na siya nung nag-fill up eh. Tsaka ang kagandahan nun, nung bigayan ng first tranche ba yun, wala akong alam na first tranche kasi wala naman nagsabi. Ginawa niya, sinundo niya ako rito, kagaya nung mag-fill up ng form kasi nga, basta sinabi lang niya ako magbihis. Maligo ako, magbihis ako, and then may lakad kami. So hindi ko naman alam kung ano yun, hindi ko alam na SAP pala yun. Pati ibang mga members namin, ni-notify nga through our group chat, yung PWD Molino to group chat, na yun lang yung ganun. At ito pang maganda, kung tusin, di ba siya yung presidente, pwede siyang mag-member sa Fed, sa Federation, pero hindi niya ginawa, ayaw niya makisawsaw sa Fed. Actually, takikisama lang yun sa picture. Pag magpapapicture, ayaw na ayaw nun. Napipilitan pa yun. Yun yung kailangan, hatakin mo pa siya para lang magpa-picture. Ay, Kuya Efren, ito ganyan. Hindi. Hindi siya yung kagaya ng iba na, naku, nagmamadali pagkukuha ng photo op. Hindi siya yung ganun. Simple lang si Kuya Bok o si Pres Efren. Kaya ako nga sinasabi na, ano eh, kaya nga yung vlog ko kanina is apolitical kasi, ito yung taong isa sa kilala ko na apolitical. Kung tutusin, pwede siya makisawsaw. Actually, ito pa sabihin ko sa inyo ha. Pag nagme-meeting kami dati,
nung wala pang pandemic ay hindi nang gagaling kay Kuya, hindi nang gagaling sa kanya yung ano, yung magsasabi na may meeting. Basta ang sinasabi lang ni Kapitan, oh, sinet nyo na ba yung meeting nyo? Si Kapitan mismo nagtatanong bakit. Si Kapitan na nagbibigay ko kay Kuya Book ng anong kusa, ng pansibog yun after ng meeting. Hindi si Kuya Book yung sinasabi na, Kap, pahingi naman po. Hindi. Si Kap mismo ang nagsasabi, kusa, oy, magkano ba, ilang ba yan? May mga pictures din po kami dun sa page namin. Kung gusto nyo makita, nakasama namin yung aming Kapitan. At kaya rin naman ako nag-ano na i-post yung ano, i-post yung magandang ginagawa ng aming barangay kasi para naman magkaroon tayo ng impresyon na hindi naman lahat ng nanunungkulan e pare-pareho. Diba? Kasi mahirap yung masyado tayong critical eh. Diba? Tsaka isa pang pangaral sa akin ni Kuya Book, although hindi naman niya sinabi sa akin ng diretsahan, but never, yung sinabi sa akin eh, huwag kang magsasalita o magko-comment sa kahit na anong bagay without knowing the full story. Kahit may nakita kang mali, basta huwag kang magko-comment. Or yung suggestion mo, i-reserve mo muna until you... At ano yun? Tinay ko yun by heart. Actually, kaya nga ako ganun eh. Kasi na yun ang natutunan ko rito kay Kuya Book na tahimik lang. Diba? Tahimik lang siya. Hindi siya yung ano na ano. Pero kapag ka, yun yung ano mo sa kanya na kapag may sinabi kang hindi maganda, sigurado namang makakatikim ka at sigurado tatamaan ka sa lahat ng sasabihin niya. Yun yung bihirang magsalita, pero pag nagsalita, dali ka. Yun yung isa sa mga natutunan ko sa kanya na kung ano, kahit na sa anong maliit na bagay na ginagawa mo, kung hanggang doon ka lang, for as long na nagagawa mo ng tama, yun talaga eh. Kasi yun nga yung sinasabi ko eh, kung gusto niyang pu-appeal doon sa federation namin, pwede. Diba? So, my personification of an apolitical person is our very own PWD president. Kasi pwede mo siyang ipasok as ano eh, political dahil kapatid siya ng aming barangay captain, pero kabaliktaran siya nung ibang usual na alam natin. So Sir Jacob, PTPA po, gusto ko lang din pong makilala nyo yung aming presidente, yung aking boss. Actually, kahit boss ko siya, hindi nga niya sinasabi na ano eh, siya yung president, lagi yung pinapasa sa akin, ay, member mo. Yung ganon, yung mga biro niya, yung ganon. Kumbaga, hindi niya inaano na, kahit siya yung presidente, hindi niya inaano na, ano, tsaka, ang kagandahan doon, nagtiwala sa akin si Pres. Oy, pagka may meeting at hindi siya pwede, oy, kaya ka nga nandyan eh. Bahala ka na. Opo. Alam mo naman ang mga bays, alalay. So, yun lang po, Sir Jacob, PTPA po.